Kabilang ka ba sa samahang Andres? O mas sabihin nating Under Jesaya, mas kilala sa tinatawag na takot sa asawa. Walang masama sa pagiging takot sa asawa dahil doon mo maipapakita kung gaano ka kaloyal o kung gaano mo kamahal ang iyong asawa. Pero hindi ko ito nilalahat, mga kaibigan, dahil meron at meron pa ding lalaki sa panahon ngayon na bihira na lang maging loyal sa kanilang mga misis. Merong magloloko dahil hindi na sila masaya. Meron din namang nagloloko dahil nakita ang mas maganda, sexy o mas bata na kung minsan ay umaabot pa din sa hiwalayan. Tulad na lamang ng isang kwento na ibabahagi ko sa inyo patungkol sa isang babae na iniwan ng kanyang asawa dahil siya ay naging losyang na. Ngunit sa huli ay isang malaking pagsisisi ang naramdaman ng lalaki. Kaya tara at samahan para alamin natin ang kwento sa video ito. And I think to myself, what a wonderful world. Masaya si Donna sa pagiging buhay dalaga dahil nagagawa nitong malaya ang anumang kanyang gustuhin. Walang iniisip na gaanong problema at mas naaalagaan niya ang kanyang sarili tulad na lamang sa pagpunta sa mga salon o di kaya naman ay pamimili ng mga material na bagay na makapagpapasaya sa kanya. Dalawa lamang silang magkapatid at galing siya sa may kayang pamilya. Kung kaya't hindi ito gaanong nai-stress pagdating sa pinansyal. Ngunit nang makilala niya ngayon ang kanyang kasintahan na si Alex, ay naging mas masaya pa ang naging buhay ni Donna. Dalawang beses sa isang linggo kung sila ay mag-date at hindi niya binibigo ang dalaga pagdating sa mga sorpresa, patulad na lamang sa kanilang espesyal na araw. Tumagal ang kanilang relasyon mahigit 5 taon. Sa 5 taon na iyon ay napagpa siya ng dalawa na sila ay magpakasal. Ilang buwan matapos ang kanilang kasal ay naging masaya ang kanilang pagsasama. Bumukod sila ng sariling tirahan upang mapatunayan ni Alex sa mga magulang ni Donna na kaya niyang punan lahat ng pangangailangan ng kanyang asawa. Sapagkat naging hadlang nung una ang mga magulang ni Donna sa pagpapakasal nila dahil galing sa mahirap na pamilya si Alex. Palagi nilang sinasabi na layuan ni Donna si Alex dahil wala naman daw itong kakayanan upang mabigyan siya ng magandang buhay. Ngunit dahil mahal na mahal ng dalaga si Alex, ay hindi ito nakinig sa sinasabi ng kanyang mga magulang. Bagkus, mas sinunod pa niya ang dikta ng kanyang puso. Yun ay ang magpakasal sa lalaking kanyang minamahal. At wala nang nagawa pa ang magulang ni Donna sa kanyang naging desisyon. Dahil nasa tamang edad na rin naman ito. Ngayon ay naging masaya ang buhay may asawa ni Donna. Tanging nasa bahay lamang ito, inaasikaso at pinagsisilbihan ang kanyang asawa sa araw-araw. Ang dating buhay dalaga nito na tanghali na kung magising ay kabaligtaran ng buhay niya ngayon. Dahil maaga palagi siyang nagigising upang pagsilbihan ang kanyang mister. Makalipas ang 1 taon ay biniyayaan sila ng isang supling. Laking tuwa ng mag-asawa dahil matagal na nilang ipinagdarasal na sila ay biyayaan ng anak. Nung una ay mahirap kay Donna ang kumilos sa gawaing bahay dahil siya ay nagdadalang tao. Hanggang araw-araw na nitong ginagawa ay nakasanayan na rin niya.
Sa paglipas ng mga taon, ay tila nalulungkot si Donna dahil halos sa bahay na lamang umiikot ang kanyang mundo. Hindi siya kailanman nagreklamo dahil ganun talaga ang buhay may asawa. Siya ang naglilinis, naglalaba, nagluluto at sabay pa sa pag-aalaga sa kanilang anak. Halos araw-araw iyon ang kanyang ginagawa. Ngunit ang kanyang asawang si Alex ay umuwi lamang sa oras na gustuin nito. Na-promote kasi si Alex sa kumpanya na kanyang pinagtatrabauhan. At napapansin, tila wala nang pagkalambing sa kanya. At tuwing uuwi siya, ay kakain at matutulog na lamang. At hindi na sila tulad ng dati na may oras sila para sa isa't isa. Nagbago ang dating Alex na nakilala nito. Palaging mainitin ang ulo at naging irritable kahit sa mga simpleng bagay. Inintindi na lamang ni Donna ang asawa dahil baka sapagod lang ito sa trabaho. Kung kaya't ganoon ang ipinapakitang ugali sa kanya. Kinabukasan, bago pumasok sa trabaho si Alex, ay kinausap niya ang kanyang asawa at sinabing maghiwalay na daw sila. Dahil sa pagkabigla ay hindi alam ni Donna ang kanyang magiging reaksyon. Hanggang sinabi ng lalaki sa kanya na hindi na nito kayang pakisamahan pa si Donna. Isang konklusyon para kay Donna kung ano ang totoong dahilan upang hiwalayan siya ng kanyang asawa. Napahagulgol na lamang sa iyak si Donna nang umalis na ang kanyang asawa. Makalipas ang ilang araw ay napag-alaman ni Donna na may babae na ang kanyang asawa. Mas bata at sexy ang katawan. Napatingin na lamang sa salamin si Donna at habang pinagmamasdan ang sarili sa harapan ng salamin ay napaluha na lamang siya sa kadahilanang napabayaan na niya ang kanyang sarili at ito'y naging losyang na. Kaya pala, ganoon na lamang siya kadaling iwan ng kanyang asawa. Magmula noon ay mag-isang pinalaki ni Donna ang kanyang anak at tinulungan din ito ng kanyang mga magulang sa pinansyal upang siya ay makapagsimulang muli. Labis na lungkot si Donna sa nangyari sa kanila ni Alex. Ngunit hindi nito maisip na napakababaw na dahilan sa pag-iwan sa kanilang mag-ina. Yun ay naging losyang na siya. Nalubos hindi nito matanggap na hanggang sa napag-isipan nitong gawin ang isang bagay na makakatulong sa kanya. Kinabukasan ay nagpunta siya sa isang gym upang makapag-ehersisyo at maibalik ang dati niyang pangangatawan. Nagtungo din ito sa salon at namili ng bagong damit para sa kanya at sa kanyang anak na kahit papaano ay mas maipakita nito sa kanyang magulang na hindi siya naging miserable sa pag-iwan sa kanila ng kanyang asawa. Kahit sa puso't isipan nito ay nandoon pa rin ang kirot sa pag-iwan sa kanila ni Alex. Ngunit itinatak nito sa kanyang sarili na kakayanin niya alang-alang sa kanilang anak. Makalipas ang 2 taon, ay naging maayos na ang buhay ni Donna at ng kanyang anak. Nakapagpatayo siya ng maliit na negosyo na yun ay malaking tulong sa kanilang mag-ina. Ngunit habang siya ay naglalakad pa uwi sa kanilang bahay, ay may tumawag sa kanyang pangalan. Napalingon siya at nakita niya ang kanyang asawa na si Alex. At mababakas sa mukha ng lalaki na tila problemado ito. Pinagmasdan ni Alex si Donna mula ulo hanggang paa. Napangiti ito at sabay sambit sa kanya na gumanda at bumata daw ito lalo.
Isang ngiti lamang ang tugon ni Donna sa lalaki. Hindi may pagkakaila yun dahil talagang pinagtuunan ng pansin ang sarili upang mas maibalik ang kanyang alindog. Hindi para magpaganda muli sa dati niyang asawa, kundi para ito sa kanyang sarili. At sinabi sa kanya ni Alex na makikipag-ayos ito sa kanya upang manumbalik di umano ang dati nilang pagsasama. At dagdag pa niya na iniwan na siya ng babaeng pinagpalit niya kay Donna dahil nakahanap ito ng ibang lalaki sa kadahilanang natanggal sa trabaho si Alex at wala na itong maipagmamalaki na pera. Tanging sagot ni Donna na wala na sa kanyang isipan na balikan pa si Alex. At dagdag pa niya na iniwan siya sa napakababaw na dahilan dahil nalosyang ito. At sinabi niya na halos umiikot ang mundo niya sa pag-aasikaso sa kanya at sa kanilang anak. Kasabay na gawin ang lahat ng gawaing bahay. Hindi na niya inintindi kung anong maging itsura niya dahil mas nangingibabaw sa kanya ang maging isang mabuting asawa at isang ina. At hindi yon na pagtanto ni Alex na mas mahirap pa sa lahat ng trabahong pagiging isang ina at asawa. Napayoko na lamang sa hiya si Alex. Bago tuluyang umalis si Donna, ay sinabi niya sa lalaki na magpirmahan na sila ng annulment paper. Dagdag pa niya na wala na itong galit sa kanya dahil ika nga ay mas masayang mabuhay nang walang kinikimkim na hinanakit sa isang tao. Napaluha na lamang sa sobrang pagsisisi si Alex dahil mas pinili nito ang isang panandaliang kasiyahan at babaeng walang ginusto kung hindi ang kanyang pera na ngayon ay wala na. Nawalan siya ng trabaho at wala na rin pamilya na babalikan pa. Labis na itong pinagsisihan at doon ito na pagtanto na totoo pala ang kasabihang karma is real. Base sa ating kwento, ito ay hindi batayan sa panlabas na anyo pagdating sa pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal ay marunong tumanggap ng buong puso, panlabas man o panlaob na kaanyuan. Dahil hindi nasusukat ang pagmamahal sa gandang itsura ng isang tao, kundi kung kaya mo itong pakisamahan sa hirap man o ginhawa. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Pero bago ako magpaalam, maaari po bang humingi ng isang like at pag-subscribe na din po para lagi kayong updated sa mga susunod ko pong video. At muli, ito po si My Vlogs na naghatid ng mga nakaka-inspired na mga kwento. Salamat!